Nasa ating linya ngayon, mga habigan, ang isang vaccine expert sa pharmacology. At ito po, mga habigan, ay doktor sa UPPGH. Alam po niyo, mga habigan, yung mga doktor din na galing ng UP, ha? Iba-iba rin po ang kanilang mga pananaw sa controversial na gamot na ivermectin. Ayan, yung iba, ayan, ayaw, ha? Iba naman ay gusto at pre-prescribe na nila. Alamin nga natin kay UP Vaccine Expert, Dr. Romeo Quijano. Dr. Quijano, sir, magandang umaga po sa inyo. Dr. Romero, o Romeo. Magandang umaga din po sa inyo at sa inyong tagapakinig. Dr. Quijano, taga Ilocos, sir, kayo, apo? Akong ko. Sabi ko na nga ba, mga Quijano, mga Ilocano ito, kasi mga letter yung apelyedo, kundi taga Ilocos Sur, ayan, taga Nueva Ecija, ayan, Quirino pala kayo. Original ng mga lolo ko sa Sinait. Ah, Sinait. Ay, sabi ko na nga ba, ayan niya. Original naman. Ayan, oo, Quijano. Anyway, Dr. Quijano, sir, ayan. Alam po ninyo, bilang kayo po ay isang vaccine expert at isa pong pharmacologist. Ayan. Bakit, ano ang pananaw po ninyo dito sa issue ng ivermectin? Ayan. Bakit may mga ayaw? Pero sabi naman nung iba, ayan, marami na mga professionals, mga senador, manong Johnny Ponce Enrile, Senate President Tito Soto, mga congressmen, pre-prescribe, actually kahapon nga, namigay pa itong si Congressman Defensor at saka si Congressman Marcoleta ng ivermectin dyan sa Quezon City. Bilang pharmacologist, ano po ang tingin nyo sa ivermectin, Dr. Quijano, sir? Malinaw yung scientific kong ebidensya, naligtas yan at saka mabisa. Mm-hmm. Pati sa kasaysayan ng gamot na yan na may 30 taon, na ipakita na na mas ligtas pa yan kaysa sa mga ordinaryong mga gamot na over the counter kagaya ng paracetamol. Mm-hmm. At marami namang mga matataas na kalidad na mga scientific studies kasama na yung tinatawag na randomized clinical trial na sinabi nilang pamantayan daw ng pagdesisyon kung mabisa o ligtas ang gamot. Mm-hmm. Ay marami nang ginawa sa katunayan, mahigit 50 na ang nagawang mga clinical trials at 24 o 22 doon ang randomized clinical trials. Kaya malinaw po yung ebidensya na gawa ng mga independent eksperto. Mm-hmm. Kasama na yung eksperto na nag-a-advise sa WHO. Ngayon, mm-hmm, yung nagsasabi na hindi pa sapat ang katibayan, pinili lang nila yung ilang trials at sinama doon yung pag-aaral na ginawa ng bayaran ng kumpanya na scientista. Kaya sa analysis nila, walang bisa. Mm-hmm. Pero hindi tama yun. Yung recommendation ng WHO ay pinili lang din yung mga ilang pag-aaral para makakuha sila ng resulta na hindi daw pero malinaw sa historical, empirical at scientific evidence, yung siyensya na independyente, hindi yung siyensya na gawa ng impluensyado ng mga korporasyon ng gamot. Malinaw yan sa kung titignan lang sa objektibong paraan. Kaya lang, ang tingin ko ay malakas ang impluensya kasi ng malalaking kumpanya ng gamot. Mm-hmm. Ginagamit pa nga nilang dahilan na yung statement ng Merck, yung original na nagbenta ng ivermectin noon. Oh, panghayop daw. Na wala daw bisa. Paano ngayon may mga bagong gamot ng Merck na magiging kompetisyon ng ivermectin? Oh. Halimbawa, meron din pang nilalabas ngayon na bago na molnupiravir na antiviral din. So kaya kung mapapayagan ang ivermectin, malaking banta yun sa kikitain nila sa bagong gamot nila. Kaya itinatakwil na nila yung dating gamot nila na ivermectin na wala ng patente. Mm. Kaya mura na lang yan at maski sino pwede nang gumawa. Mm. Bukod doon, kasama sila sa mga kumpanya, sa grupo ng mga kumpanya na makikinabang sa mga bakuna. Banta rin kasi ang ivermectin sa mga sabbenta ng bakuna nila kasi kung ang mga tao nabigyan ng ivermectin at may isang COVID-19, ibig sabihin, hindi na nila ilang magpabakuna. Kaya malaking banta din sa kikitaan sa mga bakuna. Kaya vested interest ang gumagana rin. Mm. Evaluation naman, uh-huh, malakas ang influensya ng malaking kumpanya din dyan. At saka si Bill Gates, number 2 donor na sa WHO,
Eh, malaki ang interest niya sa pagtutulak ng bakuna dahil malaki rin ang kinikita nila Bill Gates doon sa mga benta ng mga gamot at bakuna. Mm. Kaya sa tingin ko, hindi siyensya ang rason kung bakit tinututulan na ivermectin, kundi mga tinatawag na vested interest. Ano yan, marketing war ba ito ng mga gamot at bakuna, Dr. Quijano, sir? Hindi, actually warfare yan kasi one-sided yan eh. Ganun. Yung mga malalakas na puwersa lang ang merong boses. Mm-hmm. Dahil sinesensor yung mga boses na nagsasabi na mabisa ang atlitas ng ivermectin. Mm-hmm. Ang maraming mga, maski naman sa ibang bansa, lalo na sa US, yung mga respetadong mga scientist at mga doktor na mabisa at atlitas ng ivermectin, sinesensor sa YouTube, sinesensor sa Facebook, dito. Sabi dito na nagsasabi mabisa at atlitas, sinesensor din na tinatanggal yung aming mga pahayag. Kaya kung talagang naniniwala sila na mabisa at atlitas yung gamot nila, mm-hmm. bakit hindi siya makipagsama yan sa diba? Bakit tinatago nila yung pahayag ng iba? Actually, Dr. Quijano, sir, may pagbabago na rin kasi kung ito ay mapanganib sa mga pasyente, eh bakit pinayagan na ni FDI Director General Domingo itong limang ospital na gumamit ng ipagamit sa kanilang pasyente ang ivermectin doon sa kanilang tinatawag na compassionate special permit? Eh kung ano-ano nga dinadahilan nila, hindi rin pare-pareho sinasabi nila, iba'y sinasabi ng Director ng FDA, sa iba-ibang pagkakataon, iba rin naman sinasabi ng DOH. Mm-hmm. Iba, sinabi ng DOH, oy, bawal yan, huwag niyang gagawin yan. Sabi naman ng director ng FDA, o basta may doktor na may reseta, pwede yan. Mm-hmm. Hindi sila magkakapareho. Kasi nalilito na rin sila, hindi na nila kung anong gagawin nila. Kasi uh-huh. mali-mali yung mga informasyon na kukuha nila sa mga tinatawag nilang mga otoridad at saka mga eksperto. Mm-hmm. Hindi nila tinitignan yung mga tunay na dalan kung bakit sinasagkaan yan. Uh-huh. Eh, maski naman yung mga specialty societies na mga grupo ng mga doktor dito, uh-huh. eh malaki rin ang pakinabang nila sa malalaking kumpanya ng gamot eh. Kaya hindi ko rin inaasahan na talagang kukontrahin nila yung interest ng malalaking kumpanya ng gamot. Okay. Ang malaking tanong pa dyan, Kadeo, eh, bakit yung mga bakuna na hindi pa tapos yung clinical trials at iisang pag-aaral lang na ang gumawa ay yung kumpanya mismo na nagbebenta, mm-hmm. ay pinapayagan na nilang iturok sa milyong-milyong mga tao. Ayan, oh. Bukod doon, mm-hmm. wala pang liability ang kumpanya. Ang gobyerno pa magbabayad kung sakaling madidisgrasya ang nabakunahan. Yan. Ay yung pinayagan mm-hmm. na walang liability ang kumpanya. Tapos itong ivermectin, mm-hmm. hindi nila pinapayagan na mas malinaw yung scientificong ebidensya. Kaya mm-hmm. ang katanungan dyan, bakit? Mm-hmm. Yan nga eh, yan ang tanong doon. Dahil malakas ba ang impluwensya ng mga big pharma companies at kontrolado ba nilo? At actually, parang alam na rin to ng presidente kaya minsan nagagali din ang Pangulong Duterte sa mga ito dahil iniipit pati yung bakuna para sa atin. Anyway, Dr. Quijano, sir, iprinepress... Go ahead, please. Ang isa pang tanong po, Kadeo, kasi yung mga kumpanya na nagbebenta ngayon ng mga bakuna at yung mga kabagong gamot, mm-hmm. kung titignan ninyo yung record nila yan, maraming criminal record yan eh, naipakita na yan nung hearing sa Dingbak siya, wow. na yung malalaking kumpanya ng gamot sa kasaysayan ng mga pagbebenta ng gamot. Mm-hmm. Maraming mga kasalanan yan eh, may fraud na ginawa, may bribery na ginawa, may unethical clinical trials na ginawa. Mm-hmm. Eh bakit paniniwalaan kagad nila yung mga kumpanya na yan na iisa lang? Mm-hmm. Okay. Ang clinical trials na hindi pa tapos. Tapos siya papayagan ng turukan ng mga maraming tao. Delikado yan kasi maraming masamang epekto yung mga bakuna na yan. Aha. Eh, ang DOST magsasagawa na po ng clinical trial sa ivermectin, Dr. Quijano. Kaya lang eh, medyo matagal po yata, 6 months. Okay lang matagal po ba yun? Delaying tactics lang yan eh. Ah, ganun po ba? Actually, unethical yan eh. Kasi sa ethical na bahagi sa panggagamot, kapag ka merong gamot na meron namang sapat na ebidensya at malinaw na maaring makapagligtas ng buhay, maski nga hindi pa sapat ang ebidensya kung malinaw na maaring makapagligtas ng buhay at wala namang malinaw na alternatibo na ipapalit doon na mas ligtas. Mm-hmm. Eh kapag kagagawa ka pa, maghihintay ka pa ng clinical trial, unethical na yan. Mm-hmm. Kung wala pa ng emergency, pwede sanang hintayin yan. Pero kung may emergency, hindi mo pwede hintayin yan dahil maraming naghihintay niyan na maaaring mailigtas ang buhay. Kaya kung i-delay pa nila ng gusto yan, eh magiging kasabwat sila sa kapabayaan. Mm-hmm.
ng kung ano-anong mga institusyon. Baka mas madagdagan pa ang mga pasyente ng COVID-19 kaysa mabawasan kasi marami rin po mga testimonya, Dr. Quijano, na sila ay napagaling ng ivermectin. Ayun nga, binabaliwala nila kasi ang testimonya ng mga doktor na mismong gumagamot ng pasyente at testimonya ng mga pasyente, hindi dapat baliwalain yan. Natutusin nga, kung titignan natin ang kasaysayan ng medisina, ang unang-unang pinagbabatayan ng mga doktor kung anong gagawin sa pasyente, hindi yan mga clinical trials na sinasabi ng mga eksperto ngayon, kundi kung anong sinasabi ng pasyente at batay sa kanyang personal na obsesyon at susuri sa kalagayan ng pasyente at batay doon ikilos ang doktor. Obsesyon niya yon, katungkulan niya yon. Anong marami na ba kayong doktor, Dr. Quijano sir, na nagpre-prescribe ng ivermectin sa mga COVID patients at maging hindi COVID patients parang prophylaxis, prevention? Kasi ang kainaman nga sa ivermectin sa lahat ng stages ng COVID-19, mabisa siya. Pwedeng prophylaxis, ibig sabihin yan, prevention, maski hindi ka pa natadapuan ng virus, mainam na rin ibigay yan. Kasi habang mas maagang pagpasok ng virus na mabigay mo ng virus, mas mabisa. Doon, marami pa ibang mekanismo ng pagiging mabisa ng virus, maski nasa loob na coronavirus. Pigilan niya dami ng virus sa loob ng katawan. Bukod doon, pinipigilan niya yung pagkabit ng virus doon sa kinakabit sa bahagi ng katawan na kaya nakakapasok ng virus. At meron din siyang anti-inflammatory effect na ibig sabihin, binabawasan niya yung inflammation doon sa baga. Marami kaya pwede siyang ibigay, maski na doon sa medyo moderate o to severe na pasyente. Kaya napakainam na gamot yan kasi marami siyang potential mechanism of action na pwedeng pipigil sa virus. Kumpara naman doon sa iba, na halimbawa, bakuna. Aasa sa bakuna, unang-una, bago magkabisa yan, kung magkabisa man, ay matatagalan muna at umaasa lang sa antibodies. At bukod doon, napakarami niyang adverse effects na nakikita na ngayon sa mga nabakunahan sa ibang bansa. Hindi lang nila inilalabas yung totoong datos, pero libo-libo na ang namatay dahil sa pagbabakuna. Hindi nila sinasabi yan. Kaya mas ligtas ang ivermectin dahil sa 30 taon na nagamit yan, sa record, kakaunti lang ang mga namatay. Doon sa Africa nga, yung nakita kong record ng pinakamaraming namatay sa Africa sa 15 million, yan, ay 55 lamang. Ikumpara nyo yan sa namamatay sa paracetamol, libo-libo na ang namatay sa paracetamol. Sa Europa pa lang yan sa record, maski sa US marami na. Kaya kung ikukumpara natin ang safety profile ng ivermectin at saka yung over-the-counter na gamot na kagaya ng paracetamol, hamak na mas ligtas yung ivermectin. Kaya walang katwiran kung bakit nila pigilan yan. Tinatakot nila sa adverse effects, pero bihirang-bihira yung adverse effects ng ivermectin. Dr. Quijano, sir, meron na rin pong 5 ospital na gumagamit nito. Anong ospital ang mga ito? Hindi ko alam, pero limitadong-limitad yan dahil kailangan pang individual patients, individual doctor mag-request. At saka yung mga na-hospital lang ang binibigyan nila. At 5 hospital nga yan. Kailangan na ng maraming tao yan dahil napakarami ng tao nagkakasakit sa COVID. Kailangan na nila ng gamot na pwedeng makapigil at pwedeng makapagligtas sa kanila sa delikadong kalagayan pa na infeksyon ng COVID. Eh bakit pinipigil nila yan? Wala naman silang ibang na i-recommenda. Kasi karamihan sa mga pasyenteng nakakausap ko, pagpunta nila sa ospital, pinapauwi rin. Dapat pasasabihin, bumalik na lang sila pag nahirapan na silang huminga. Wala man lang silang sinasabi kung paano pala kasi ng resistansya. Halimbawa, yung pag-inom halimbawa ng vitamin C ng mga herbal medicine, kagaya ng turmeric, lagundi, maski building coconut oil, may antiviral properties yan. Pag-iwas sa maaaring makapagpahit ng resistansya, yung vitamin D, yung zinc, ang dami pwedeng gawin para palakasin sana ang resistansya, para hindi na kung magkaroon man ng COVID ng pasyente, makayanan na ng kanyang katawan. Pero wala silang malawakang kampanya para palakasin ang resistansya ng tao, pinapahina pa ang resistansya dahil sa hindi makakulang lakas ng tubig itong mga tao. Kaya lalong lumalala ang sitwasyon natin.
Dr. Quijano, sir, so sa tingin niyo po ba ay dahil sa dami na ng pag-aaral maski sa abroad at kayo dito sa Pilipinas, meron kayong grupo ng mga doktor na nagsasabing safe ang ivermectin. Kailan pa bang hintayin yung 6 months na clinical trial ng DOST o hindi na? Hindi na. Mismo yung undersecretary ng DOST sabi hindi na kailangan yan. Mismo yung expert na kailangan yan. Kaya ang tingin niya, kulang pa rin yung ebidensya. Mm-hmm. Pero hindi ito na kulang ang ebidensya. Malinaw na rin ang ebidensya. Mm-hmm. At tingin ko, ina-influensya ng sila ng malalaking kumpanya ng gamot. Dahil sa interest natin, nakalagay ngayon, kahit kulang pa ang ebidensya. Okay. Dapat ipapayagan. Kasi wala naman silang alternatibo yung mas nakalalason na alternatibo na bakuna at saka yung desivir o silisumab. Okay. Kasi yun lang nila pwede ibayan. Okay. Kaya malaki ang pangangailangan na dapat talaga ay magbigay na may bigay ng pagkakataon sa mga tao na mailigtas sila sa COVID. Mm-hmm. Dr. Quijano, sir, maraming salamat po. Diyos na agyan apo sa mga paliwanag. Good morning, happy weekend. Ingat din po kayo, Doktor. Maraming salamat din sa inyo. Mahabigan na Dr. Romeo Quijano, isa pong UP vaccine expert at pharmacologist.